nung nag-reinforce yung Fort Scaringer Company sa Carmen Cotabato under ng 6th Division. Kami yung Fort SRC that time 1998. Kami yung nag-reinforce sa na haras na detachment ng nung una noon kalaban pa natin yung MILF. Pinadala yung Fort Company. Doon kami na assign noon. Madali nga lang yung pag-reinforce namin noon kasi galing kami Cagayan de Oro. Pina-reinforce kagad kami doon sa 6th Division. 4th Division to 6th Division. Ang company noon, independent pa. Hindi yung katulad ngayon na by battalion na. Under ni Captain Durante. Ngayon, Lieutenant Colonel Durante na. Ang nangyari noon, yung infantry na battalion 56 yata yon na yung detachment nila na haras yung mga civilian nag-evacuate yung sa Bulit, Barangay Bulit. Malapit lang kami noon, doon lang kami sa Carmen, sa may DTO. Kami yung pina-reinforce kaagad. Nung mag-reinforce kami, dalawang section lang. Yung sinakya namin yung sa Simba ng Palar. Yan pala yung kalaban na pakarami. Yung estimate nga nila, almost 200 o 300. Yung pinadala kami, 2 section lang. Yung official ko noon, si Captain Durante, yung mga PL niya, yung platoon leader sila, Captain Maestre Campo. Yun, hindi namin alam na nandoon na pala kami sa encounter site na talaga. Kasi kuwan lang eh, almost 2 kilometers lang eh. Yung kuwan nga namin eh, magkabilaan na, ito yung daan. Yung Canyon Highway, National Highway. Dito kami, nandito na yung kalaban pala. Marinig na namin yung sigaw nila. Yung sabi, Alu Akbar. Dito lang kami sa kabila. Ang kwan, kasi nag-abante kami sa IB. Yung IB, at saka yung kwan, daladala pa lang yung radio nila. Yung 187 noon. Iyon nga, napasubo kami doon. Kasi nagtaka kami na kami lang natira doon. Yung detachment din, nalapitan namin. Yung daan, papuntang Cotabato City, halos magkabilaan ay nandito yung kalaban sa kabila na daan, dito rin kami. Yung kuan na namin, yung kalsada lang, kasi medyo high ground yung kalsada. Yung kwan na doon, ba yung taniman na, ng palay. Malapit, close talaga. Kasi yung mga bahay doon, sa kanila na pala yun. Ang nangyari noon, kasi PFC pa ako noon, nandun na kami, napunta na kami doon sa area na nandun na rin sila, yung kalaban. Yung sa kwan namin, kasi at dalawang section lang kami. Yung unang section kay Captain Durante noon, ngayon Colonel Durante. Yung sunod na section kay Captain Maestre Campo. Ang nangyari noon, nakuan kami sa kanila, napadikit din ngayon sa sobrang malakas rin yung firepower namin kasi may isang simba. Yung simba namin yung binabalata ng RPG ng MILF. Umaatras rin yung kwan. Eh ngayon, ang nangyari, kami na yung, imbis na yung Simba mag-cover sa amin, kami na yung napa-kwan, ang dinidipinsahan na namin yung Simba na hindi na masira. Kasi may tropa rin sa lobby, hindi pa nga nakababa. Eh yung kwan, nag-order si Sir,
May yung daan, may man, kuan, may hole sa ilalim. Yung parang tamburong, yung sa Bisaya, tamburong. Doon kami dumaan. Yung grabe, lahat na mga dumi ng mga brother Muslim doon. Nandoon na kami na yung pinasok namin doon hanggang tumakbo rin sila papuntang eskwilahan. Ngayon, nag-request si Captain Mercy Campo at saka si Sir Durante ng Ubitin. Nag-request siya. Tapos, pinatakan. Kuan nga eh, danger close na nga eh. Kasi yung kuan, yung splinter ng Ubitin na nakukuha na namin. Abot na sa amin. So, ano matagal na tayo? Kuan yun. Alas 7 ng umaga, nakadikit na kami sa kalaban. Hanggang nakuha na namin yun, nadikita na rin namin yung nabilor noon doon sa kuha na, yung nireinforce namin, na detachment, may natira doon na dalawa. Yun, na-recommend na bilor yun sila. Kami yung nag-reinforce sa kanila. Kasi umiyak na eh, na dapat makadikit na kami. Yun, nakuha yun. Tapos yung kuhaan, kahit yung dalawang seksyon lang yung Fort Company noon, nagkinuhan pa rin ni sir na mapalayo. Ang kuhaan na kami, para kami kuhaan eh, yung uniform niya para nang hindi na makila eh, puro putik na eh. Oh, so doon na kami, pero kinuhaan pa rin namin na napalayo sila. Siguro maabot pa rin ang mga half kilometer. Nyug-nyug na lang. Yung hindi mo na alam kung saan nagaling yung bala kasi sa likod namin na pa nag-susupport na yung Simba eh. Eh kami hindi na rin. Pag magkuhan kami, move by bounce. Yung 60 namin yan, nakahilira lang yan. Sabi ko nga, ano to, barang katapusan na to ah. Ilang Simba yung sinasayang? Isa lang. Isa lang, yung kwan lang yan eh. Yung reinforcement, hindi nga namin alam kung gaano kalayo ang kalaban. Yun pala, nandoon lang sa malapit sa amin. Kasi kwan lang naman kami doon. Nakasabagay, siguro mga officer alam nila, kami na enlisted. Eh, kwan lang eh. Madalian lang na reinforce. Hindi namin alam yung mga tao, matras na lahat. O yun, napakwan kami doon. Napasok kami sa kwan. Pero yung sa amin noon, yung one section, wala kaming walang na-wounded sa amin yung time na yun. Oh, walang na-wounded. Kasi maabot yun ng mga alas 4 ng hapon. Alas 7 ng mga. Umalis sila. Walang kwan yun. Continuous yun. Kasi yung mga bahay, wala na. Almost 1 kilometer siguro, abandon na yun. Sira-sira. Anong nangyari doon sa dito? Yung detachment, nakuha namin yun, nakadikit kami sa kanila na yung dalawa na yun, dalawa or tatlo, kasi hindi rin kami ganong nagdikit na doon kasi sila yung first section na, yun na yung nakuhaan na na-save namin na yung kuhaan doon. Yun na nga sila yung pagkatapos noon, yung sa detachment na yun, na-recommend daw yung bailor daw yung sa time na yun. Yun, yung kasi yung time na yung PFC pa ako. Parang, sabagay, mayroon na kami encounter sa mga NP area. Medyo, hindi katulad noon yung makuan talaga, mas matindi yung sa area na ng Maguindanao. Kaya malakas yung firepower nila eh. Sa tingin mo ba sa mga nangyari yun, nakatulong ba kayo? Malaki. Kung hindi kami nakarating doon, kaagad-agad, nung wala, hindi namin inisip kung nandoon na ba sila. Yun pala, nandoon lang sa kabilang kalsada na lang sila eh. Wala, maubiran yung detachment na yun. Pero bago kayo mag-reinforce, mga gaano nakatagal yung parkside nila sa detachment? Kwan lang, nung alas city, mga madaling araw, nagsabi na maghingi ng reinforce. Wala mang ibang unit doon na nakahanda na magkuhan, na nakaprepare na kami lang. Kaya yung mag-almusal pa nga sana kami, nagpre-prepare na. Eh sabi, mag-reinforce tayo, yung dalawang seksyon, move na. Eh yun,
yung time na yun, diretso na hanggang alas 4 ng hapon. Alas City siguro nakarating na kami. Diretso na. Hindi naman nagmurmuring na hindi ba nakakain? Ah, wala. Hindi na iniisip yun kasi sa kwan eh. Sa kaba siguro na kwan. Wala na. Hindi na yun iniisip. Wala na yun. Pero during firefight, anong nararamdaman? Yun, siyempre, kasi tinitingnan ko palagi yung senior, yung team leader ko. Doon ako nagbibis kasi nung time na yun, PFC pa nga ako. Doon ako palagi nakapukos sa kanila. Kung ano yung moral nila, kung matapang sila, ganun din ako. Pero tapos pa na mag-reklamo? Nung time na yun,